Yun. Muli, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Ngayon po ay April 13, 2023. Patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kasama po ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya po ako, hindi ako basta-basta bumibitiw sa pagtitiwala kay General Azurin. Kasi bakit? Kapag ka pinaghinalaan po natin si General Azurin at this point in time, para na rin po tayong nawala ang tiwala sa ating mahal na Pangulo. Ang ating Pangulo po ang pumili kay General Azurin. Kaya kung papalpak po sa trabaho si General Azurin, parang kapalpakan po iyon sa pagpili ng ating Pangulo sa kanyang Chief Philippine National Police. I hope bilang solidong supporter ng ating mahal na Pangulo, huwag po natin basta-basta bibitawan ang pagtitiwala kay General Azurin nang wala naman po tayong matibay na ebidensyang pinanghahawakan maliban po sa haka-haka. Kung maghahaka-haka po kasi tayo, walang mangyayari. Una, syempre, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na kahapon ay lumabas na po ang warrant of arrest nito pong si Gerald Bantag, pero ngayon lamang po nabalita. Ito po ay may kaugnayan sa pagpatay kay June Villamor noong October 18, 2022. Ang naglabas po ng warrant of arrest sa kanilang pagkaka-aresto, kasama po ito pong si Ricardo Solueta y Soriano, ay ang Muntinlupa City Regional Trial Court. At yung isa kasi, nakapending pa po yung issue once. Nagtataka nga ako, ministerial in character. Dapat po iyon, nag-release na ng warrant of arrest ang Las Piñas City Regional Trial Court. Yet, nadedelay ng todo. Pero ang mahalaga, meron ng isang warrant of arrest ngayon na nirelease ang Muntinlupa City Regional Trial Court. Kaya pasalamatan po natin ang judge na may hawak dyan po sa kaso ni Bantag laban kay dyan nga po sa kaso ni Bantag sa di umano'y pagpatay dito po kay June Villamor noong October 18, 2022. Ano ngayon ang maaaring mangyari dyan? Tatlo lang naman ang naiisip natin. Susuko itong si Gerald Bantag, lalaban siya o magtatago siya. We are hoping na sumuko po siya para mang sa ganon, malinis niya po ang kanyang pangalan kung talagang siya po ay walang kasalanan. Ngunit hindi po yan ang ating topic. Ang ating topic po ay may kaugnayan syempre sa pagpatay noong March 4, 2023 dyan po sa Negros Oriental, kung saan pinaslang ito pong si Governor Ruel De Gamo at walong iba pa at nagkasugat ng 17 tao. Ayon po sa investigasyon na isinagawa po ng ating mga otoridad, ang itinuturong mastermind, bagamat hindi pa po opisyal na nasasampahan ng kaso, ay walang iba kung hindi ito pong si Congressman Arnie Tebes, na sa ngayon naniniwala ang ating otoridad na nasa Cambodia. Ang nakalulungkot po dyan, kung yan po ay totoo, wala po tayong extradition treaty dyan po sa Cambodia. Okay, kaugnay po niyan, nadadawit din po syempre ang pangalan ng kanyang kapatid na si dating Gobernador Fried Henry Tebes. At dahil po sa pagkakadawit nito at sa kautusan na din po ng ating Pangulo na lansagin ang mga private armed group at mga illegal na armas sa ating bansa, nagsagawa po ng series of implementation ng search warrant ang ating Criminal Investigations and Detection Group, na ang target nga po ay itong si Congressman Arnie Tebes at saka itong si dating Gobernador Fried Henry Tebes. Pero sa balita na napanood po natin, mariin pong itinanggi nitong si Fried Henry Tebes ang mga nakuhang ebidensya laban po sa kanya. At meron po siyang ipinakitang pagkilos ng ating mga kapulisan na hindi po dapat. Ito daw po ay yung paglihis sa CCTV camera doon po sa area of operations. Makikita po natin ito dito po sa ating video na panonoodin. Naghain ang counter-affidavit si dating Negros Oriental Governor Fried Henry Tebes kaugnay sa mga reklamong ipinupukol sa kanya. Ayon sa counter-affidavit, questionable ang pinagmula ng ibang mga armas na nakuha, lalo't may ginawa umanong pagtatago ang pulisya. Iyan ang tinutukan ni Salima Refra. Kasama. Ito po yung video na ipinresenta po ni Attorney Ernest Lepanza ng kampo nitong si Henry Tebes, na meron pong isang pulis na lumapit po sa CCTV camera at inilihis po ang direksyon ng CCTV camera. Dapat hindi po ito ginawa ng ating kapulisan. Pero hindi natin alam kung bakit nagkaganyan, kaya aabangan po natin yan
sa iba pang mga impormasyon na marireceive natin sa hinaharap at kung ano man ang magiging tugon dyan ng ating kapulisan. Ang video na ito sa inihaing counter affidavit ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves kahapon sa reklamong paglabag sa Firearms and Ammunition Regulation Act. Kuha raw ito ng ihain ng search warrant sa HDJ Agri Ventures sa Santa Catalina. Ang lalaki kitang lalapit sa CCTV camera at ipapaling ito sa ibang direksyon. Sa soft copy ng counter affidavit. Kung totoo na pulis po yung nagpaling ng camera, hindi po yun tama. Pero syempre, ang sagot po dyan ng ating kapulisan nung mga unang araw na sila po ay kine-question ang kampo ni Teves, meron naman daw pong mga saksi at nakasuot daw po ng body-worn camera sito pong mga pulis na nag-implement po ng search warrant. Kahapon din po, tumugon na ito pong si Henry Teves para po sa kanyang counter affidavit. Ano ba ang nilalaman ng counter affidavit nito pong si Henry Teves? Okay, pakinggan po natin muli ang balita po ng GMA News. Ni Teves na binigay sa GMA News, sinabi niyang ang aksyong ito ng mga pulis para itago ang kanilang ginagawa ay naglalagay ng mga tanong sa mga nadiskubring gamit sa search warrant. Matatanda ang maraming armas at milyong-milyong pera ang na-recover sa HDJ Agriventures o Tolong Sugar Mill. Pero ginigit ni Teves na marami sa mga nakuhang armas at iba pang gamit ay nagmula sa mga lugar sa labas ng Tolong Sugar Mill. Habang questionable naman daw ang pinagmulan ng iba pang armas at gamit na nakuha naman sa loob ng compound. Pahinto-hinto raw ang service ng search warrant na tumagal ng isang linggo. Nakuha pa nga raw ng mga otoridad na magtayo ng 7 kampo sa lugar at malayang nakakaikot kahit walang kasamang kinatawa ng may-ari. Okay, bakit ganyan ang nangyari? Kasi ang laki po ng involved na property, 52 hectares po yan. Kasama po dyan, within that 52 hectares is the 12 hectares gated compound na 12 or 10 hectares gated compound na pinapaliwanag nitong si Henry Teves na meron silang control. Pero doon po sa open field na 52 hectares ay wala daw po silang control at labas-pasok lang daw po ang mga tao dyan, particular ang community na malapit po dyan sa kanilang pag-aaring lupa. At bakit ba tumagal ng ganyan ang search warrant? Unang-una, ang validity po ng search warrant ay 10 days. Ano? After which, invalid na po ang search warrant. Pero dapat ito po ay ma-implement doon sa particular place na dinatalye doon po sa search warrant. Hindi po pwede na ang search warrant ay general in nature. Kung ang search warrant ay para sa 52 hectares, hindi po yun pwede. Dapat specific masasabi ng testigo at ng nag-a-apply sa search warrant na kung saan bahagi ng 52 hectares yung search warrant na dapat i-implement. At kung ang question po dito ng kampo ni Henry Teves ay bakit tumagal, hindi po natin masasagot yan dahil hindi ko alam ang circumstances dyan. Pero sa aking pananaw, maaari kaya ganun po itinagal dahil po maaaring napakalayo po ng bawat lokasyon sa isa't isa dahil 52 hectares nga po. At the same time, kinakailangan pa po ng mga equipment para po mahukay yung itinago o itinanim ng mga kontrabando ng kampo di umano ni Teves. Kaya yan is a battle of the truth between the CIDG and the camp of Teves. Ang pinaka-esensya kasi dito mga tol, ang presumptions po ng ating batas, ang ating mga kapulisan, isinagawa po nila yung implementations ng search warrant under the presumptions of regularity. Ibig sabihin, sa tingin po ng batas, tama ang ginawa ng mga pulis. It's up to the camp of Teves kung po-questionin po nila na irregular ang naging action ng pulis, higit sa lahat kung ito po bang mga pulis ay nagtanim ng ebidensya. Kung matatandaan po ninyo ang pinag-aralan po natin sa mga nakalipas na live streaming natin, ang pagtatanim po ng ebidensya in particular, dito po sa Republic Act 10591 Section 38 or 28 kung hindi ako nagkakamali, ay may kaparusahan po iyan ng prisyon mayor. Ibig sabihin, pagkakakulong po iyon ng 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. At yung Section 4 naman ng Republic Act 9516, napakabigat po ng parusa ng pagtatanim ng ebidensya sa low on explosives. Ito po ay may kaparusahan
na reklusyon perpetua o pagkakakulong po ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Kaya sa tingin ko, hindi po iyan basta-basta gagawin ng kapulisan maliban na lamang kung may pressure sa kanila at magpapakatanga sila. Kasi bilang pulis, dapat ikaw mismo ang magsasagawa kung ano ang tama at dapat. Sabi nga doon sa Police Duties and Responsibilities, always obey the legal orders of your superior officers. Pero pagka illegal ang order, hindi mo dapat yan sundin. Kaya alamin natin yan sa mga susunod na pagkakataon kung magpapail ba ng kontrademanda ito pong si Congressman o ito si dating Gobernador Henry Tebes laban sa ating mga kapulisan na nagsagawa po ng implementations ng search warrant. Patuloy po natin panoorin ang balita. Tinatawag lamang daw ang mga witness para pumirma sa inventory kahit hindi nasaksihan ng mismong search. Sinabi rin ni Tevez na bagamat siya ang presidente ng HDJ, 10% lang ang shares niya sa kumpanya. At hindi rin daw siyang may-ari ng HDJ compound na siyang target ng search warrant. Itinanggi rin niyang empleyado nilang naarestong dating pulis na si Nigel Electona. General manager daw ito at may-ari ng Balawi Security Agency na hiniling ng kapatid na si Congressman Arnie Tevez na kuning security ng lugar. Mga tauhan raw ni Electona ang dalawa pang naaresto. Sina Jason Timtim na bodyguard raw ni Electona at Jonino Mayagma Jr. na fire truck operator ng security agency. Ito, meron bang connections ito sa paglabag sa Republic Act 10591 at saka Republic Act 9516? Yung relationship, kung sila ba ang kumuha talaga dyan, kung tauhan ba nila yan, actually wala po. Hindi po nila tayo malilihis sa ating kaalaman tungkol po dyan. Ang esensya po ng paglabag sa Republic Act 10591 at saka Republic Act 9516 po-possess ng illegal na armas at eksplosibo. Hindi kinakailangan kung ikaw ay empleyado o hindi nitong si Tevez. The moment na ikaw ay kinakitaan ng illegal na armas, regardless kung ano man ang circumstances sa iyong buhay, kahit anak ka pa o kung ano ka man, sa buhay ng ibang mga ma-influensyang tao, wala pong pakialam ang batas doon. Ang titingnan na lamang po doon yung possession mo ng illegal firearms at explosives. Ang tinitingnan po dito ay yung mismong paglabag lamang sa batas. Malum prohibitum ang tawag po dyan. Ano? Ibig sabihin, merong batas na nagbabawal kaya hindi mo dapat ito gawin. Hindi po likas na masama, pero dahil merong batas na nagbabawal, kaya ka mapaghaharap ng paglabag sa batas at maaaring maparusahan. O, ituloy po natin ang pinanonood nating balita. Si Electona lang daw ang nakakaalam sa mga na-recover sa mud press area kung saan naghukay pa gamit ng backhoe. Pati na sa higit 18 milyong pisong cash na nakuha sa loob ng isang puting van. Ayon sa mga nakausap na tauhan sa lugar ni Tevez, nagpahanap raw ng backhoe at backhoe operator sa Electona noong March 7. Si Electona rin daw ang nagpalipat ng puting van sa motor pool area noong March 9. Sa mga nangyari, hindi raw maiwasan ni Tevez na magtanong kung bakit siya sinisingle out. Modern day witch hunt raw ito at siya raw ang sumasalo nito. May hawak ng kopya ng counter affidavit ang PNP-CIDG na nanguna sa implementasyon ng search warrant. Sinusubukan namin makuha ang kanilang panic. Inaasahan namang sasagutin nila ito sa paglawig ng preliminary investigation. Siyempre, hindi sasagot dyan ng PNP sa harapan ng publiko kasi nasa proper forum na. Ang pagsagot ng PNP dyan, kung kinakailangan pang i-require sila na sumagot, ay sa preliminary investigations na isinasagawa po ng ating prosecutor. At tulad po ng proseso kay Gerald Bantag, kapag kinakitaan po ng ating prosecutors na meron pong probable cause, isasampa po ang kaukulang impormasyon sa korte para po sa paglabag ng Republic Act 10591 at Republic Act 9516. Yan po ang mga maaaring kaharaping kaso nito pong si Pride Henry Tevez, ang dating gobernador ng Negros Oriental. Bakit ba siya naging dating gobernador? Maipaalala ko lamang po sa inyo kasi tumakbo po ito noong May 9, 2022 national election, national and local elections. Tinalo niya po, una, ito pong si Governor Ruel de Gamo. Pero napag-alaman din natin na sa panahon ng halalan na yan, nagsumiti na pala ng
petition for disqualifications or petition to declare nuisance candidate ang isang certain Ruel de Gamo na di umano'y ginamit lamang daw para po guluhin ang isipan ng mga bumoboto at mapalabas na dalawa ang de Gamong tumatakbo. Kaya yung maaaring maging boto nitong si Ruel de Gamo ay napunta doon kay Ruel de Gamo. Kaya noong September, naglabas po ng October, naglabas po ng desisyon ang COMELEC and Bank. At yan nga po ay dineklara nila na nuisance candidate. At dahil po deklaradong nuisance candidate ito pong si Ruel de Gamo, yung mga boto pong nakuha niya ay ibinigay pabor para kay Governor Ruel de Gamo. Sa pagbibilang po muli ng ating Commission on Elections, tinalo niya na ito pong si Pride Henry Teves. Kaya naideklara bilang panalong gobernador, anyo, ito pong si Governor Ruel de Gamo. At yan po ay kinwestiyon itong si Pride Henry Teves sa Korte Suprema. Subalit noong February 14, 2023, ang Korte Suprema po ay naglabas ng kanilang desisyon at sinasabing wala pong grave abuse of discretion sa ginawa pong resolusyon ng Commission on Elections and Bank at pinagtitibay po nito na ang nanalo po sa natapos na halalan ay walang iba kung hindi si Governor Ruel de Gamo. Makalipas po ang dalawang linggo, March 4, 2023, ay pinaslang po ng grupo ng mga armadong tao ito pong si Governor Ruel de Gamo sa kanilang residence doon po sa Pamplona Municipality. At yan na po nagsimula ang malawakang investigasyon ng ating kapulisan. Ngayon, sa pagkakataong ito, kagabi nag-live streaming po ito pong si Mayor Cezain Pritz H. Diaz. Ayon po sa kanya, marami po siyang mga maaaring maisiwalat na katotohanan laban sa mga Teves. Pero hindi ko po napanood ng buo ang kanyang live streaming kagabi. Kung isiniwalat niya nga po doon yun, malamang hindi, dahil ang sinasabi niya, siya po ay maaaring humarap sa magiging hearing sa Senado na pangungunahan ni Senator Bato de la Rosa para po suriin at alamin kung ano po ba yung mga naging kalagayan sa nakalipas na taon sa mga pangyayari na pagpatay diyan po sa Negros Oriental. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tol.